syempre, mapalad po tayo ngayong araw na ito dahil makakasama po natin ang DJ na Todo Arrancada. Halos alam ang salitang pahinga. I now give you the one and only Bong Almi! Kumusta naman, Bong? Parang fresh na fresh ka yata ngayon, ngayong araw. Fresh pa to ha, pero katapos lang ng trabaho, fresh pa rin pala. So, ano naman nararamdaman mo ngayon? Ngayon, medyo masama yung pag... joke lang. Ayun, okay naman. Parang full of, full of energy. Sigurado ka? Siguraduhin mo lang ha. Okay lang, safe na safe. Balita ko, yung sinasakyan mo dyan sa North Avenue, ang daming tinamaan, no? Tapos binalita pa ka po DJ dyan, Marino, yung yung mga duty, yung ship. Oo, tama. Saka, may mga tellers pa talaga. Oo, meron. At yung duty nila, DJ John Marino, yun yung oras na bumibili ako ng ticket. Ay, naku. Yari kung gano'n. Nakagod, pero okay naman. Sigurado ka, ha? Okay naman. Eh, kasi ngayon yung virus, hindi na wala nang asymptomatic dyan. Paano na? Yung, kumbaga, parang mararamdaman mo na lang na may virus ka. Okay, so, ingat ka lang, Bong, ha? Lagi. Kapal pa naman ang katawan mo. Sabi nga ng iba, tumataba daw ako, DJ John Marino. Saan banda? Pero nga nakapansin, lalo na itong ECQ. Sabi nila, DJ John Marino, parang lumulobo yung katawan mo, DJ, puwera usog. Okay. Sabi ko, tama lang na nagsabi kayo ng puwera usog. Kasi kadalasan, DJ John Marino, pag ganyan. Pag may nakakapuna na, gumaganda yung katawan mo, kinabukasan, parang lalagnatin, papaya. Kumbaga, matandang na yan pamahiin. Oy, kailangan mong magpuwera usog para mamatay. Oh, di ba? Okay. At syempre din, Bong Almi, ayan, marami kasing nagtatanong sa akin. Aside sa nauna nating content, maraming nagtatanong kung gaano daw ba kalayo yung inuuwian mo rito sa station? Tantakan siguro sila dun sa yung mga naka-like dun sa page ko. Makikita nila yung mga journey ko. Tama. Yung ano tawag doon? Travel diaries mo. Dinodocument ko na sa sobrang layo pero para malibang lang naman ako dun sa commute ko kasi talagang mahaba, umuwi ako North Caloocan pa. Para magkaroon ng idea yung iba, yung boundary ng May Kawayan saka Bulacan, boundary ng Bulacan saka North Caloocan. Mga malayo na yun, DJ John Marino, mga 3 oras. Wow. 2 oras. Pag nilakad mo? Ay, pag nilakad, mga 5 oras siguro. Oh! Nakamix kasi ng lakad sa kasakay kaya kahit paano napapaikli. Ah, okay. Well, ito rin, DJ Bong, may nagtatanong kasi kung si Bong Almi ba daw, ito, seryoso ah, may girlfriend na ba? Hinihintay ako, DJ John Marino. Parang kala ko may dudugtong ka, pero buti wala. Pero, gaya nung nakaraang vlog na tanong natin, meron. Kung sakasakali daw ba na ikaw magkakaroon ng pagkakataon na maging isang ganap na babae, ano daw ba ang gusto mong pangalan? Pangalan? Ako talaga noon, DJ John Marino, sa totoo lang, pag nag-i-imagine ako ng mga ganyan. Pero hindi naman ako kumbaga, sure naman tayo sa sarili natin. Pero kung nag-i-imagine lang ba, mga nakukyuta na pangalan. Maganda Natalie. Out of nowhere. Actually, maganda yung Natalie, Natalie. Tingnan mo, Natalie Portman. Yan. Di ba? Ang galing na artista yan. Meron akong kakilalang isang Natalie, pero bold star naman yun Okay, Bong! Sa mga hindi pa nakakilala sa'yo personally, ano bang merong pagkatao itong si Bong Almi? Ang totoo niyan, DJ John Marino, kung doon naman sa personality ko, siyempre sarado. Klado ka. Joke lang. Pero yung DJ John Marino, doon nga sa pagiging friendly, ako yung tipo na, kumbaga sa isang meet lang, depende rin kasi yung pagiging friendly. Kung may mga tao na natural ako nagiging friendly. Mm-hmm. Pero may mga tao rin na, siguro talagang natural nung sarili natin yun na, malaman natin kung sino yung
kung kanino tayo magiging komfortable. Ah, yun, yun, so, yun, pag, pag na-comfortable ka na, yun yung tinatawag nating instinct. Yan. Oh, di ba? May instinct ka na, hindi magandang tao ito. Medyo diba? Medyo iba-iba yung pakikitungo mo pag ano, medyo lailo ka ng konti. Kung alam mong medyo pinaplastic ka lang. pero dun sa mga totoo, eh, talagang totoong totoo. Kung sakasakali daw ba, Bong Almi, ano, gusto mo daw bang, kung sakasakali lang ha, hindi ko naman sinasabing totoo ito, gusto mo daw bang magkaroon ng girlfriend na DJ? Ano yan? Natingilan na. Oo, kasi DJ. Parang marami kang ka-video chat na, ka-video ano na. Nakamanood ng girlfriend. Mga babae at mga binabae. Interview yata yun nun eh. Hindi naman. Tinatanong ko lang. Kung DJ. Oo. Happy naman ako dun sa relationship ko ngayon. Ah, okay. Kung ikaw mabibigyan ng chance, okay, na magka-crush sa isang artista, sino siya? Ako, ano talaga eh. May crush akong artista talaga na babae. Siyempre, babae. Siyempre, alam nga naman na lalako. Mr. Hunt. Derek Ramsey. Wow, dumi Derek Ramsey ka pa. Naisip ko lang. Pero yung pag-crush na artista, talagang ultimate fan. Hindi naman ultimate fan, pero hangang-hanga din talaga ako kay Catherine Bernardo yung childhood nung nasa palabas pa yun noon sa yung pambata. Akala ko babanggitin pero pambata yun noon. Kumbaga parang yun, iba pa yung iba pa yung basta makita mo yung pagka natural niya. Crush ko na siya mula pa noon pero. Akala ko naman paghanga lang naman. Akala ko yung childhood sweetheart mo na siya. At oy nga pala, hindi mo ba napapansin tong jacket na to? Oh, bigay ito ni Sir Jun Pastrana. Ayan, maraming salamat. Oh. Patingin. Oh, di ba? Wow. Kulang na lang nakahiga na ako. Nakahiga at saka may bulak sa ilong. Yung jacket lang ang formal eh. At saka syempre, buwang marami rin kasing nahihiwagaan sa iyo. Okay na mga kabakya natin at mga kastarkadas natin. Okay, kung ikaw daw ba mabibigyan din ng chance, okay, na mag-artista. Anong role ang gusto mo? Pag mga role talaga. Oo. Mas okay kasi sa akin pag ang datingan mga horror o kaya wow. Action. Ayabaw! Horror o kaya action. Comedy medyo baka sumablay. Siyempre, comedy kailangan natin. Oo, natural yung pagiging komedyante mo. Yung atake mo. Oo, yung drama naman. Oh. Kaya din, pero mabigat yun. Masyadong medyo. Yung horror siguro kaya action. Oh. Sa mga hindi po nakakaalam, si Bong Almi po nag-audition na po yan. Ayan, sa bahay. Bahay? Bahay ni ate. Hindi, nag-audition mo yan. Hindi po ninyo na itatanong. Ayan, sa parang yata nun, ano ba yung pelikula? Hindi ko alam. parang ganun, parang yung tema po niya is parang horror. Ayan. Pero kung ako naman, Bong, ang pamimiliin kung ano yung gusto kong role pag ako yung nag-artista, lalayo ka pa ba? Ano yun? Bold star, syempre. Oo, syempre, magpapaka-plastic ka pa ba? No, di ba? Yun eh, kahit wala kang talent doon. Basta, alam mo na, ayos na yun, o, di ba? Yun yung, ka lang, yung... Kailangan mo lang i-project. Kailangan mo lang talagang i-project yung role mo. Ayan, and at the same time, kailangan mo lang talagang... Inspiration. Hindi inspiration eh. Kumbaga parang kailangan mo lang talaga yung yung imagination mo. SPG. Oo, at syempre, sa lahat nga pala, hindi po ninyo naitatanong, si Bong Almi ay na-hire dito sa Star FM. When was that? Yung pinaka-official ko talagang start, October 15, 2019. Yan, last year lang. Pero nag-apply ako, December 2018. Okay, so
Eh, wala na kasi kaming choice eh. Pero DJ Jan Marino, yun naman talaga yung sa industry talaga to, sa industry nito ng media, radio, talagang ganun din yung ano eh, kumbaga hindi magkakaroon ng bakante pag walang ano, nag-umalis. Pag hindi mababakante, yun. Oh, tsaka syempre, sa mga hindi po nakakaalam, ako ba yung unang nagtumimbre sa inyo? Ah, nabali may post kasi yun, may post yun sa page, tapos may nag-mention sa akin ng kaibigan ko. Tapos ano, nagtanong ka. Nag-email, oh, yan, nagsabi rin ako. Sabi ko sa iyo, huwag mo nang pangarapin pa. Sinisin nga po. Oh, hindi ah. Joke lang. Nagre-reply naman ako after 1 week. Ayun. At syempre, Bong, ano naman ang feeling mo at kasama ka sa Starsweep team? Ito talaga, ano to? Ang hirap i-explain. Ito yung ano eh, DJ Jan Marino. Yung parang childhood dream mo. Ito na, nangyayari na pala talaga. Kumbaga, ano, doon mo mapapatunayan na wala talagang imposible. Kasi sa una, parang mag-feel mo imposible. Kasi syempre, kailangan mga magagaling talaga eh. Kumbaga, mga top FM station sa Metro Manila, ilan lang. 5, 4, yung mga DJ nila. Imagine mo, sa 4, 5 na yon, mga gagraduate taon-taon, napakaraming mga may potential din. Tama. Kaya, ano, privilege din na maging part nito. Hindi nga. Parang nagsisisi ko. At saka nga pala, ito, yung mga nagtatanong, kung ano daw ba yung paboritong pagkain ni Bong Almi? Ayan, ito, DJ Jan Marino, ang totoo, aminin ko na, no? Oo. Noon, favorite ko talaga, yung pag-snack ba, yung pag galing ng trabaho, tapos bibili. Mani. Ano yan? Yung... Anong klaseng mani? Yung... 3-5. Iba kasi pumapasok sa isipan ko pag mani eh. Yung stand mani yung 3-5, ayan. Ah, na maraming bawang. Maraming bawang, tapos may sili yan. Ayan, okay. Yan, favorite ko yung mga ano. Pero pag mga heavy meal naman, yan, spaghetti, usual lang. Ulam sinigang, wow. Yan, hamburger. Wow. Ayos. Di ba? Pero... Pero ngayon, ang nami-miss kong kainin yung mani talaga eh. Hindi ko na kain. Anong klaseng mani yan? Hindi, yung pa rin, yung dati. Yung pa rin? Yung pa rin. Sigurado ka? O baka dahil sa ECQ, hindi ka nakakakain ng mani? Hindi. Okay, Bong! Ayan, sa mga hindi po nakakaalam, si Bong kasi minsan, siya yung taga-tikim pag ako'y nagluluto. Ayan. Anong masasabi mo naman sa luto ko, Bong? Oh, to be honest. to be honest, yung mga luto ni DJ Jan Marino eh malulupit talaga. Kumbaga, yung lasa pa lang eh, kumbaga kahit konti yung lutuin mong ulam, kaya nang makakain yung 4 kasi malasa talaga yung pagkakaluto. Mm-hmm. Tapos may mga iba pang putahe si DJ Jan Marino na kumbaga ano eh, parang ngayon ko lang natikman sa luto. Nagugusto mo lang kasi wala kang choice. Hindi na. Hindi kainin mo. Ayan. Sarap naman. Eto nga, Bong, ano, marami kasing nagtatanong din kung ano daw ba yung sikreto mo at parang napaka-fit na fit mo. Hindi ko alam kung anong sikreto nito eh. Gusto ko nga rin alisin yung sikreto. Hindi mo na lang sana sinikreto. Okay, gusto ko lang alamin para maiwasan ko yung sikreto. Ayun. Tsaka nga pala, eto nga pala, Bong, ano, seryosong ano na to usapin. Sa tingin mo ba, sa pinagdadaanan ng Pilipinas ngayon, mayroon pa kayang chance ha, na makabangon tayo? Ako, yan naman ano eh, kumbaga pag tinignan mo sa sitwasyon ngayon, oo, pero matagal pa. Yan yung isa ng sigurado natin. Kumbaga, oo, makakabangon, pero kailangan talaga nating maghihintay talaga tayo nung panahon na maka-fully recover tayo. Kasi biro yan eh. Baka months, years, yan pa yung kailangan nating hintayin. Depende na lang kung paanong intervention yung gagawin. Okay. Well, for the information na rin ng mga nanonood sa atin, DJ Bong,
Kala ko tapos na. For the information na rin ng ating mga nanonood ngayon, okay, bilang isang tao, ano ba si Jan Marino? Ayan, ang pagkakakilala ko kay DJ Jan Marino talaga is, ano, kumbaga, pero kung seryoso man tayo talaga, ano yan si DJ Jan Marino eh. Sa una, magugulat. Ang unang ano kay DJ Jan Marino, para ako attack yun sa puso nung pag sumisigaw. Yung bigla-bigla ba? Busy ako mag-time. Biglang busy. So parang... Magugulat. pero dun sa ano, sa ugali nga, ayan, makikita mo naman yung pagiging totoo ni DJ Jan Marino. Aww. Pagiging totoong tao, tapos... Hindi nga. Tapos yung care. Bagamat hindi yung tipo na direktahan. Ano ba naman yan, Bong? Pati ba naman ako, eh, pag-aanohan mo pa? Yung care. Pagdududahan mo pa talaga yung pagkalalaki ko, Bong, ha? Babakyan dito, ha? Yung hindi man direktahan, pero mapipili mo na merong care. Iba din naman ng ano yun, eh, pagpapakita. Nang... Okay. Akala ko pagpapakita ng pagiging isang, alam mo na. Yeah, tapos yun, siyempre, ano, natural. Kumbaga parang, humble. Di ba, dami na. Simple, tapos natural lang. Kung sino siya, yun. Iyak na ba ako, Bong? At saka nga pala din, Bong, ano, eto lang din sa mga nanonood sa atin, ayun, especially sa mga hindi pa nakakaalam sa atin. Actually si Bong Almi po kasi siyempre naka latest na addition na star natin. Siyempre mas nauna po sa kanya si Champ Corrado. Tapos sumunod na lang si Bong, ayun ba. At ayun na nga, medyo okay naman tong bata. So wala din naman kami magawa dahil kulang talaga kami. Pagkadaan na lang natin, ang sabi namin, no? Pero ito lang din, ano ba yung feeling mo? At ayun, yung ano ba sa tingin mo ang pagdi-DJ? Para sa akin yun. Tingnan mo. May sumabit, ha? Bumara. Pero yun nga, para sa akin yung pagdi-DJ, yun yung ano, yun yung... pag-connecta mo sa mga tao. Bukod dun sa pagbibigay mo sa kanila nung paglalatag mo nung kanta, pag-isip mo nung mga ibabalita mo. Yung ano yun eh, para sa akin pag-DJ kahit noon pa nung nag-aaral pa ako, ang idea ko na talaga nun is connection sa tao. Mm-hmm. Yan. Yung paano ka makaka-relate dun sa buhay ng mga tao. Paano sila paano makaka-relate yung mga tao dun sa sinasabi mo. Gaya tapos. Gaya noon, nung listener pa ako, ayan, kasi naging listener din ako nito. Uh-huh. Mga panahon pa nung mga tandem niyo noon na bibinig ko niyo. Yan, kumbaga, kahit nandun ka sa bahay niyo, kung nasaan ka, basta makapakinig ka ng radyo, nakaka-relate ka sa sinasabi ng mga DJ, ano sila, kumbaga, parang feeling mo, kasama ka na rin doon sa usapan nila. Parang may kaibigan ka na rin, ganyan. So, para maging DJ, Ganun, kung paano ako naging listener, ganun ko ina-adapt dito sa okay. So tingin mo ba, Bong, na-educate mo naman yung mga listener mo at saka na-entertain mo din ba sila? Yung sa educate. Sa news naman talagang sinisigurado din naman natin na yung binibigay kong mga balita dyan, mga information, eh yung bagay makapakinabangan din talaga ng mga tao. Pag narinig nila, mayroon makakapakinig na may malaking bagay yun para sa kanila. Halimbawa, mga nangyayari ngayon, mga dapat nilang asahan, ganyan. So at least, nakakapag-prepare sila o nalalaman din nila yung gagawin. Doon naman sa entertainment portion, siguro may... siguro may part na medyo naiilang pa rin ako pag... Ano, kumbaga, wala pa akong ano eh. Hindi ako masyadong gumagamit ng mga effects, ganyan. So parang medyo may point na parang awkward na, parang bigla na-feel kong awkward pag salita ako, tawak ko din. Pero, naman. Well, syempre, kung saan ka masasanay, dun ka. Diba? Dahil, syempre, yung mga galawang ganyan, di mo naman pwedeng pilitin yung sarili mo. Kung
di mo naman mag-accept. Kaya kailangan nag-explore pa, ongoing exploration. Okay. So anyways, Bong, kung ikaw ay magpapakasal, ano yung pinaka-ideal age mo? Kung kasal, ideal age, mga siguro yan. Kung ako magtatansya, mga 28. Saan mo gusto magpakasal? Saan? Baclaran o Quiapo? No, mahal na renta. Ha? Mahal ang ano dyan, bayad. Mm-hmm. Kung mabibigyan si Bong Almi ng pagkakataon, ayan, na maging isang, sabihin na natin, superhero ka nun, ano? Tinanong ko. Oh, yeah. Dati, di ba? Superpowers. Kung may superpower ka. Kung ikaw naman ay magiging isang superhero, ano ang magiging pangalan mo? Hirap pa. Wala. Ano ang pinakamahirap na tanong? Oh, di ba? Hindi ko pa napag-isip ako maging superhero eh. Eto, kapag dumating sa point, ha? Pag dumating lang sa point na, although syempre natatanong na ito sa lahat, okay, ng mga... Pag natanggal. Hindi naman, hindi naman. Sa lahat ng mga tao, kung sakasakali, nadadalawa na lang kayo na maiwan sa isang isla. Kung dadalawa na lang kayo na maiwan sa isang isla at wala ka ng choice, wala na kayong choice na dalawa. Okay, para just to survive lang on that day. Sa tingin mo, ano yung pinaka the best na magagawa mo in order to survive? Oh, diba? Wala kang means na, no? Miss Universe question yan. Wala kang ano, no? Wala kang kahit anong paraan. Wala kang cellphone. Yan. Diba? Oo, walang kasi ganun. Kasi kung meron, syempre, best way to survive mo is mag-contact ka dun sa... kung sino man na immediate na kayang makatanggap ng mensahe mo, di ba? Halimbawa, may dala kang cellphone, pwede yung tulong para ma-rescue ka doon. Pero kung dalawa na lang kayo, maganda, ano, para makasurvive ka, explore mo muna yung lugar kung nasan ka, ipamiliarize mo. Alamin mo kung anong meron doon. Baka mo, kahanap ka. Isla yun eh, isla. Sa gitna ng dagat. Yung bong magkainan lang kayo. Aalamin mo pa ba? Alay mo, di ba? Oh. Di ba? Ay bumubulong. Oh, tapos ang ano mo, akala ko kakausapin mo yung mga isda. At saka nga pala, Bong, ano, matanong ko lang din. Kung, ito lang din, kung sakasakali, na ikaw ay magsasuggest ng pinaka the best na gagamitin natin for mass transportation, ano ba ito? Mass transportation, pinakamabisang gagamitin. Ano yun? Ano, yung mga ginagamit ng tao. Mga sinasa, mga ano, pwede nilang sakyan. Maganda, ano? Maganda, ano? Yung tinatawag nilang, merong proposal noon na ano eh. Ano? Yung... parang ano, parang trend pero anong parang trend pero yung parang gumagawa ka na lang ng kwento mo, Bong. Ganda pa rin, kita ko the best pa yung mode of transportation para sa akin yung ano, mga bus, pero dapat mas damihan nila yung mga ruta kasi mas marami makakasakay. Okay. mas mabilis. Okay. Tapos, syempre, mas malinaw na yung meron ka ng destination talaga. Hindi kaya nung nakaraan. Sabog-sabog. Okay. So, eto na lang. Ano? Hanggang kailan ka magdi-DJ, Bong Almi? Grabe yung talong mga DJ. Oo. Marina, parang nagsusurvey, ano? Oo, hanggang kailan? Talagang mula nung bata, pinangarap ko na yan eh. Kaya, hanggat may, ano, may opportunity, hanggat, hanggat buhay ka. Hanggat meron pang merong venue, ayan, meron pang kumpanya kung or station kung saan ka makapag-DJ. Tuloy-tuloy pa rin.
Kung ikaw eh mabibigyan ng chance na maging Flash, anong magiging power mo? Yung power na rin ni Flash, parang di ako malilate. Ano yun? Ibahin mo pa talaga eh, tinawag na nga na Flash eh. Whoosh! Gano'n lang, dito na, oh, di ba? Lalayo ka pa ba? Oo. Ayun nga lang, ayun problema kung ikaw nga si Flash pero ang power mo eh, pang Flash lang ng... Inadorman. Wala din. Useless lang din. O eto Bong, ano ba yung ano mo? Ano yung channel mo? May channel ka eh. Ay, yung channel ko, totoong pangalan ko nakalagay doon. Oo. Sabihin ko ba? Oh, pwede. Yan, marami kasi kapag... Josh Castro. Wow. Kina meron kayo ng kadili dyan, Marina, dapat palitan ko. Maraming kapangalan. Oh, magpalit ka na lang. Hirap pag hinanap talagang... Saan dito? O di kaya, pwede mo namang i-anoin yun eh. Pwede mo nang i-edit. I-rename mo, ha? Kaysa and... yung pangalan ko... Madaming, ano kasi, kapangalan. Oo. Oh. Siguro 10, siguro yun 12. Wow. Oh, madami. Pag di lang sinerge. Famous! Anyways, fanpage. Ayan, fanpage. Pwedeng-pwede ninyong i-like, no? Yung DJ Bong Almi. Search nyo lang. Wow. 102.7. Actually, si yung mga nakikita ho ninyong mga graphics po doon, ayan, sa amin pong fanpage, si Bong po may gawa noon. Ito ko lang. Believe din ako sa pagiging creative ng batang ito. Ayan, at siya rin po madalas pumapasok sa Bombo Network News namin. Okay? Ayan, pero siya yung tagagawa ng news natin, ayan, taga-bigay, taga-bato. Ayan, bahala na kung anong pwedeng mangyari. Okay? So, Bong, sa totoo lang, ayaw ka pa sana naming papasukin. Dahil nga baka... Pero okay naman. Baka makontaminate tayo lahat dito. Mahirap. Dada, joke lang. Ingat ka lang lagi, ha? Ano lang, DJ Jan Marino, kapag tiwala. Tiwala lang talaga. Yun na lang meron kami, tiwala lang. Yeah, nagbabitamins din naman ako araw-araw. Saka sinisiguro, saka yung ano, yung dun sa... Mm. Yung mga ganyan, mga pag nagpa-public transpo, kahit... Kahit papaano, pero sinisigurado ko rin naman talagang less contact sa mga tao yan. Tapos pag alcohol, hindi ako naghahawak masyado sa kung saan. Doon kasi, doon naman kasi talaga madalas lang eh. Pag, akala ko kasi, pag hawak mo, gaganyan ka pa. Anyways, final words! Yan! Sa mga fans at subscribers ni DJ Jan Marino. Malit pa. Marami na rin, ano? Pero tsaga-tsaga lang. Yan, sa mga nanonood ng vlog na to ni DJ Jan Marino, sana'y nag-enjoy kayo sa aming usapan. Sana lang. Pero, nakakalibang din naman. Kalibang pinili. Nag-angat ng bangko. Oo. Parang ito lang kasi yung kwentuhan sa gigilid eh, no? So, ano pa? Bon. Tuloy-tuloy lang kayo sa panonood ng mga vlogs ng DJ Jan Marino. Nakita ko naman yung mga content na talaga. Pangit. DJ Jan Marino ay talagang, ano din, worth it din panoorin. Weh. Traditional recording. Totoo. Totoo, DJ Jan Marino. Talagang, ano din, content din. Hindi pang toxic. Yung araw banggit na, delikado. Hindi, kasi minsan, sa totoo lang, yung depende kasi yan, kung content creator ka talaga, may mga content creator na rin din po kasi. Na, although, syempre, malaki na yung community nila, wala tayong magagawa doon. Yun lang talaga yun. Okay. Kanya-kanya na lang. Video na lang meron sila. Video lang, walang content. Ayan. Tama ba? Oh, yung iba. Pero in fairness naman sa iba din na... Meron din naman. So, lang. Talagang, ikaw na lang na nanonood ang mag-a-identify kung ito ba'y worth it, i-subscribe. Kung ikaw, kung para sa'yo worth it itong i-subscribe, subscribe. O, sabihin mo sila, Reverend. Subscribe niya na ito ngayon. Ayan. Click niya nandun sa baba. Ano yung sinasabi nila? Click on subscribe. Click, like. Ayan, yung ano, click subscribe, hit the bell button, and please click, like, and share, ganun. Yan. Pero iba sa akin eh. Ano ba? Please click, like, and share, and do not subscribe. Para i-subscribe. Alam, tagi ito yung ano eh.
strategy. Yung strategy ba? Strategy. But anyways, Bongo, ano pa? Ano pa? Final word. Sa mga nanonood din, ingat-ingat kayo. Siyempre, no, lagi pa rin natin siguraduhin na mag-social distancing, mask, kahit paulit-ulit, kahit parang akala natin eh, basta may masabi na lang yung ganun. Pero mahalaga pa rin talaga at importante. Yung mga nawawala na pag-asa, nood lang kayo sa vlog ng DJ Jan Marino. Marami ang mga ilalabas. Mas lalo pa silang mawawalan ng pag-asa, ganun ba yun? Marami lang sa mga inspirational yan. DJ Jan Marino sa mga social. Para mas masulit yung pagiging inspiration ko. Yan. At pagiging yung content ko na inspirational, magmimisa ako. Online. Para mas maganda. Yun talaga. Matututo naman tayo. Anyways, maraming salamat, Bong. Thank you ayan. So much, DJ. Baka may gusto ka pang i-plug. Wala na. Schedule mo. Nalulubog lilitaw ka. Regular naman yun, pero yun nga, ang schedule ko ngayon eh, namiss na nila DJ Jan Marino daw yung madaling araw eh, wala pa. Eh kung gusto mo, magmadaling araw ka. Okay. 12 to 4. And then joke lang. And then sabi lang naman nila yan, DJ Jan Marino. 12 to 4. Dun sa mga hindi pa ano, ayan, sa mga hindi pa nakakaalam or penyo pakinggan, 6:30 to 9 p.m. Evening Stars Week. Yan yung pinaka-picks na mapapakinggan ninyo ako. At saka sa mga nagtatanong pa rin din naman po pala, no? Hanggang 12 lang po kasi yung operation namin. Ayan, kaya wala pa pong madaling araw ngayon. Kung nakikinig man po kayo at inaakala po ninyo na Star FM yun, hindi po. Okay ba yun? Bakit yung sinisigod yun? Ibata. Off po kami noon. Mga 12 hanggang 4 a.m. Yun, ha? Anyways, wala na Bong? Yan, wala na. Gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga nanood at syempre kay DJ Jan Marino. Thank you sa time ma-interview. Ayan mo. Pag kikita natong yung channel natin, ayan. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Hindi ka mawawalan. Pero hindi ka rin. At mas lalong hindi ka rin magkakaroon. Tsaka nga pala si Ariel. Ayun, na nasa likod natin. Ayan, maganda yan DJ Jan Marino sa mga susunod mong vlog. Tabayan nila. Pag gusto nila mga usapang medyo... Si DJ Jan may usapang ano yun? Sweet and spicy. Sweet and spicy. Ito, usapang hot and spicy. parang ano naman, awkward hot and... usapang gigilid lang. Yan. Yung parang alam mo yung magkumpare lang na nagkita. Yung abangan nila sa mga susunod DJ Jan Marino. Alam mo yung parang kumpare lang na nagkita ng matagal na panahon. Ayan. Kamusta? Pero magkapit-bahay lang pala sila. Anyways, maraming salamat sa inyo pong pakikinig. Ayan, sa lahat po ng mga kabakya natin dyan, continue watching our videos. Maraming salamat sa walang sawa po ninyong suporta. Mabuhay po kayo, tiwala lang. And pray harder, matatapos lang din po ang sigalot or dito pong pandemya na kinakaharap po natin. Just pray harder, ladies and gentlemen, tsaka mag-iingat po tayo. Yan po yung pinaka the best na magagawa ho natin. Wala pong bearing ngayon kahit marami kang pera. Wala pong bearing ngayon kahit mayaman ka. Mas lalong wala pong bearing ngayon kahit politician ka. Ayan, dahil lahat po tayo ngayon ay pantay-pantay because of the crisis na we are into. Mag-iingat po kayo. Puro thumbs up ka na lang dyan. Oh, tingnan nyo kami, naka-social distancing kami. Yeah, di ba? Sigurado lang. Pero okay naman, sigurado. Sigurado naman kami sa isa't isa. Na, pares kami lalaki. Ha? Yeah. Ayun. Hindi kami sigurado. Ewan ko lang. Ang hindi lang namin sigurado kung baka may tinatago pa kaming dalawa. Okay. Sa aming pagkatao. Anyways, ako po muli, pabasama ni Nisa. Ito po si Jan Marino. Peace out!